pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko pa rin po ang ating engineer at ang chairman ng Sinag-asamahan ng Industriya ng Agrikultura, si Kasendo. Hello po, Kasendo! Hello, Amy! Ngayong araw, pupuntahan natin itong Sibas Production and of course, yung bangus na paborito natin lahat. Opo, naku, maganda po ang episode namin ngayon, kaya abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Ilan buwan na ito? Years na po yan, sir. Years? Okay. Ilan years? Nasa 8 years na po. 8 years? Okay. So dito po muna nilalagay, sir, para makulugod po. Kasi alam po natin yung box. So may chemicals na rin pong nilagay, yung propinoxyethanol, 20 ml per 100 liters po yung ina-apply po natin pampatuloy. So after 5 to 10 minutes, magiging sedated po kasi yung baos. Tsaka po natin ililipat po dito para ikanya dito. So, para may stable, hindi magalaw. So, monthly, inaano niyo ito? Ay, hindi naman po. Kada December din po. Para sa... Once a year lang. Okay. Sa 8 years, ilang beses na... Before 8 years, inaano na niyo ito? Breeders na po sila. Sir. Breeder na. Okay. So, ilan taon bago maging breeders? Ang sexual maturity po ng bones natin is nasa 4 to 5 years po. Pero ang ginagamit ko namin dito sa experience na rin po sa dito sa center, ang ginagamit ko natin nasa 7 to 8 para siguradong mature na mature po yung bones. So unang-una po yung gagawin natin is strip on muna yung belly. Kasi okay. Yung mga mature na lalaking bangus, once na in-strip mo lang yan, may lalabas na po agad na milk. Pero kapag wala, ito po natin papasok na. Paano natin malaman female or male? Kasi ang bangus po hindi po agad ma-identify kung lalaki o babae physically po. Kumpara sa tilapia na once na ginamit mo lang po siya, makikita na po agad yung sex po ng isda. Pero sa bangus po kasi yung pores po ng bangus is pailalim po. So mahirap tignan pag ginamito lang po natin. So pasok lang po sa gilid. Kasi ang bangus po, ang pag lalaki ang bangus po natin, dalawa po ang butas. Pag tatlo naman po, lalaki, ay babae naman po. Papasok lang po natin siya, tapos i-aspirate lang po para makuha po natin yung gunad, papasok po siya dito. Pag whitish po, lalaki po siya. Ah, okay.
Pero kapag bilog-bilog naman po, spiritual, babae. Babae. So, pagkatapos po natin ma-identify yung sex po ng bangus, ilalagay na po natin sa recovery tanks for 7 days po. Bago po natin balik sa isang tanks. So, 7 days. Ito po, nakasiparate po ang lalaki sa babae. Hiwalay. Opo, hinihiwalay po. Tapos, ilan days yan? 7 days po. 7 days. Opo. Bago... Ang ginagawa lang po naming remedy is binababaan lang po yung salinity para mas mabilis po yung recovery po ng gasgasing. So yung 7 days, imimix na yung dalawa? Hindi po. Separate pa rin po. Kapag minix na po, doon na po sa tankay, sir. Kasi ang ratio po ng sack tanks po natin is 60 po yung laman, 1:1 po yung ratio. So 30 male, 30 female po. So doon natin yeah, no? Imimix. Yes, sir. So dito 7 days, yung female 7 days din. Apo. Tapos ilalagay doon sa big tank, apo, magiging 30. Apo. 1:1. Yes, sir. Okay. Yung may tusok sa. Ganyan. Apo. Dan. Hanggang kano ka dali? Chip-chipin? Okay. Yes, spirit lang po. Huwag lulun ako. Tapos, unti-unti natin. Pero ito sir, naka-close. Opo. Yan. Ulit. Wala pa rin. Wala pa rin? Hirap pa rin. Tama ito? Okay. Sa gilid sir, baka anis po yan. Anis po yan. Sa iba na gilid. Dito? Opo. Okay na? Ayan ko. Yung whiteness na po yan. Ano ito? Female? Lalaki ito. Lalaki. So yung 30 lalagay rito. Okay. Bali 60 po lahat. 30 na female, 30 na male. Tapos ilang days dito? Diretso na po yun sir. Hanggang sa mangitlog po sila. Mangitlog sila. Okay. So dito na rin po sa pinapakain 3 times a day ng enriched po. Paano yan? Yung mga mall-mall ba? Hindi kayo inin yan? O tatanggalin yan? Tatanggalin po. Tatanggalin. Okay. So walang maiiwan na sila dapat? Wala po. Competitive na rin po yung mga okay. Ilan days bago mag-hatch yung pagka imate nandito sa ang boss po kasi sir peak season po sila. Nag-start po yung spawning nila ng last week of March hanggang October po. So kapag dumarating na po yung birds, pakunti nang pakunti dahil malamig na din po yung klima. So up to March pa bago sila mag-spawn. Opo. So conditioning months na yung January to February. Pinapakain po ng masustansyang feeds. Kasi yung feeds po natin, sir, dito natin po ginagawa. Ini-enrich with egg, vitamins, and cod liver oil. Okay. Sa aming pagbabalik, bibisitahin naman po namin ang Sibas Hatchery dito po sa Bifar Dagupan. Abangan nyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan.
So parang tao yan, kung laging pakainin natin ng mulmul, ay, siyempre magsasawa. Ito rin, magsasawa rin sila. Ngayon ang ginawa namin para masustain yung pagkain nila, yung iba nilagay namin sa palaisdaan. So nandun sila sa palaisdaan. And then time na tag-ulan at bumigay po yung algae ng pispan at ng crassularia, yun ay nagdulot ng lason sa kanila. So nagkamatayan uli. Mayroon tayong naisip na 40 plus, may 6 years old, may 8 years old, may 10 years old. Ginread namin ito eh, para kahit na yung edad nila ay nasa 6 or 7, pero kung malaki siya, sinasama namin sa kaparehas na laki. Opo. Sir, dito may nangyayari din na breeding. Yep, yes po. Paano, dito. Paano tayo nag-breed ng mga... Ang ratio nito is 2:1. Dalawang lalaki sa isang babae, ganun katatawa. So, yun. Nandito yan, parang kinumpute namin na isa-isa. Then, pag mangitlog siya, naka-flutro ito. Tatagos yung kwan doon, tubig. Kasi ang itlog, nakalutang yan. Pagka-fertilize po siya, lutang. Pagka hindi fertilize, nasa baba siya, nagsising siya. So, umiikot nito, na ganito. Tapos, lumalabas po yung tubig yan, kasama na po yung itlog. May chamber naman doon, nakatulad doon. Yan. Tapos diyan, may net na naman diyan na nandiyan na nakasalang. Doon namin kukunin yung itlog. Pagkatapos noon, ilalagay namin doon. Sa, yung mga tinuro ko sa inyo, ilalagay namin doon. At ang pan noon, 10 pieces of egg per liter. And 10 tunnels po yan, so 100,000 per ganon. So ilang, yung inahin na ganon, ilan ano, mga anak na... Yun. Oh. Ang pan kasi, nandito sila marami, hindi natin madidetermine kung sinong nangitlog. So wala, nagre-rely lang po tayo dun sa lumalabas doon, na fertilize na siya. Yun. So kung ang tanong ninyo ay ilang bang ilalabas ko na itlog, ang compute namin ay 61,000 per grams, ay per kilogram. 610,000 per kilogram. Ngayon kung 6 na kilo or 10 kilo yan, ita times by 10 yun. Yun ang ilalabas niya. Mostly ang inahin eh, ilang kilo more or less? Malaki po siya kaysa sa babae. Usually kung 8 kilograms po yung kwan, ang babae, naghahanap din ng kaparehas na 8 kilograms pero the same time dalawa siya. Kasi ang kwan nito, mas maliit po yung lalaki kaysa yung babae. Kaya kailangan ang dalawa para ma-fertilize. Yung babae. Opo. So, marami bang hatchery ng Siba sa Pilipinas? Alam ko, meron tayo sa Sambales at saka Sipdik lang. Pero ang nagpo-produce lang ngayon sa Sipdik lang ang meron. Ang Sambales wala, dito rin wala. Kasi deeper din yung Sambales. Opo. So, yun, hindi kasali. Kaya parehas lang din kami. Opo. May private din dyan, parang tumigil na yata yung private dyan. Mahirap ba, sir? Ang alin po? Ang breeding ng ating mga sibas at pagpaparami na rin. Hindi mahirap ito. Ito yung, kumbaga sa lahat ng isda, ito yung gusto kong alagahan. Hindi sa nasa akin ito ah. Kasi po, ito ay walang pinipiling alat ng tubig. Mapataas po yung alat ng tubig. Mapasiro po yung alat ng tubig. Siro, wala ng alat yon. Buhay pa rin siya. Okay. Unlike snapper and grouper, pag bumaba po yung salinity, may tendency na magkakasakit, the same time mamamatay na siya. Ito hindi. Napakagandang alagahan ito. Hindi ko lang alam bakit hindi nakasali sa 5 commodities. Kasi ang rason, sabihin ko ng rason, nakikipagkumpit daw sa tao yung pagkain nila. Kasi ang kinakain nito, trash piece. So yung tao, halimbawa, mahirap ang buhay, yung mga maliliit na isda, pwede nang pampalipas ng pagkain nila. So instead na kainin ng tao daw, papakain pa natin dito. So parang nakikipag-compete sila. So yun ang reason kung bakit hindi inilaw sa 5 commodities nito. Oh. Pero napaka magandang alagahan nito.
Malalaki sir, gano ang pinakamalaki na... May umabot dito? Kami ng 12 kilograms dito. 12 kilograms? Oo. Laki. Malaki na po yun. Ang pan naman nun, nasa 16 years na po siya. Ah, 16 years? Oo. Kasi matagal na to eh. Oh, kasi bas dito, bago pa lang si Sir Wesley. Nung nag-return na siya sa Sir Wesley, nagkagin ng 20, halos 25 years na taon dito bago nag-return. So ibig sabihin, meron na kaming umabot ng 21 years. Oo. Wow. Kasi bago pa lang si Sir nang nag-start nito eh. Opo. Paano ang ano niyo sir, maintenance niyo dito? Trust piece lang. Trust piece na ano, mulmol. Mulmol. Ito yung hinahanap ng mga fish farmers dahil nga daw sa mga palaisdaan nila, maraming mulmol. So, ang gusto nila magkaroon ng sibas doon sa palaisdaan nila para masugpo yung pang-control. Oo, makontrol yung pagdami ng mulmol sa kanila. Subalit ito kahit na siyempre hindi nila alam na hindi pinunduan ng gobyerno nito, maraming nagre-request dito. Nagre-request, nagtatanong kung mayroon kaming available na sibas. Yun po, eh hindi namin makiter dahil wala talaga. Tapos po, pagdating naman sa pakain, sir, sabi mo trash fish, ano ang programa niyo sa pakain na to? Ano sistema? Pag pinapakain namin ito, ano lang, every other day. Hindi, ano, 3 times a day? Eh, hindi po. At saka talagang ganun ang ratio ng pagkain. Pero pwede natin gawing araw-araw, kung talagang aalagahan natin ito, pwede gawing araw-araw. Iba-iba naman. Halimbaga, ngayong araw, pinakain mo ng ganitong isda. Sunod na araw, squid naman ay pakain mo. Kung ano ah, poor conditioning yan. Apo. Squid, yan. Pakain ka ng squid, tapos ang kiwi. Yun. At saka yung... Ano bang tawag dito yung galunggong. Kasi mga yun na isda ay mataas ang fish oil ng mga yun. Oh. Kailangan talagang fish oil dito. Ngayon, yung tilapia lang, namulmul, ay walang fish oil yun. So, kumbaga, pampalipas gutom lang nila. For production, wala talaga. Sailan ko na ito sa pagkain. Mabilis magsawa. Magpupusit din ito. Kung kumplituhin mo talaga ito, mayroon pang atay. Ipapakain dito. So, iba-iba din po ang ano nyo? Iba-iba. Tapos may number of grams, kilograms na dapat mong ipakain. Susundin. Ano, yung atay ng ano? Dressing plant, pwede dalhin dito? Po. Atay ng dressing plant? Yung mga bangus na ano? Ay, hindi po. Ang pan namin, atay ng manok. Pero usually, atay ng baka. Iba talaga baka sa manok. Ewan, ganun ang kwan ito. Pero sa laki naman kasi, doon. Oo. Kaya ito, ito yung isda na sabi nila ay carnivorous. Okay. Hindi yan nagdadakma, hindi katulad ng lapu-lapu na talagang. Pero pag ang lapu-lapu naman ay maliit pa, nasa 10 kilograms, hindi naman pan yun. Maliban lang kung ganoon, umabot na ng 24 hanggang 30 plus na. Tapos yung mga OJT, hindi lang kami dahil alam na namin ang prinsipyo, yung mga OJT kung minsan pinaglalaruan. Eh, iba yung interpretasyon nila, parang sinasaktan sila, gano'n. So, lumalaban. Opo. Sir, ito, gano'ng kalalim to? Nasa 50. 50? 50 tons. Nakalim pa ito. Ito, so, ibig sabihin ito, mga nakisilip natin, nakaibabaw pa yan. Oo, nakaibabaw pa yan. Oo. Nag-aantay pa ng pagkain yan. Every other day ang kain nila. Oo, every other day ang kain nila. Hindi ka nga nagpapakain ng madalas, pero atay naman ng baka ang kinakain. Yan, pabago-bago yung pagkain nila. Iniba-iba. Kasi pagka ganun lagi, ito, kung sa yung sa mulmul, commission, ayaw nilang kumain eh. Talagang parang umay na umay na sila. Pero ay wala silang magawa dahil talagang kailangan eh. Wala nang ibang pagkain na ibibigay. So, siyempre, kakainin nila. Yeah, umisan na-encounter namin may namamatay ganoon. Yun ang cost ng mortality, gutom. Oo, gutom. Maliban ko sa gutom, ano pa ang cost ng mortality? Dito wala pa naman kami na-encounter na nag-DO siya ganoon dahil tangki ito. So hindi siya nag-DO talaga. Basta yun, gutom. Minsan may mga parasite din. Ganoon. Kaya ang ano namin, yung tubig palagi namin pinapa-analyze sa laboratory para alam namin kung ano yung pre-sheet na nandito sa loob ng tangki.
Ito lang siya. May market na po ba ito? I mean, nako, mahal ito sa merkado. Oo. Oh. Ang patay nito is 250 a kilo. 250. Pag live po siya 350 up. Mm. Ang kwan nito. Lalong-lalo na ngayon dahil konti yung lumalabas na sibas, yung nagagaling lang sa wild. Opo. Yun ang naaalagaan ng mga fish farmers. Unlike na noon, pagka bumibili sila dito, bulyong talaga, nakakabili sila ng 5,000, 10,000, ganun, 50,000, ganun. Ilalagay nila sa paliasda nila. Kasi ang stocking density lang naman ito, per hectare, 5,000 pieces lang naman eh. Mm. Stocking density. Kasi parang na-recall ko lang, bago ang breeding period nila, tama ba kung pagbilog ang buwan? Ah. So, ilang beses yun sa isang taon ang breed? Hindi, basta ano siya, new moon and full moon. New moon, full moon. Oh, yun. Oh. Spawn. I-spawn sila. Opo. Pero mag-i-start ng July yun. July hanggang September lang. Kasi yun lang ang kwan nila. Kung nagka-bonus tayo, minsan, April, mainit na, yun na. Magbibigay na ng itlog. Umaabot kung minsan din hanggang November. Yun. Kasi maganda to pagka nakapagparami tayo na to dito yes, sa atin. Oo. Para tayong merong cream dory pero local. So yun ang ating ano, target at mapadami po po. Sir, maraming salamat po, Sir Rocky. Sige po. Thank you. Marami iba natin pwede iangat to para makita ang pwede kasi. Ang laki. Balik tayo mo. maraming salamat din sa pagpunta ninyo dito. Sa kayong bangus. Yeah. Ano ang mga experience mo sa bangus? Yeah, yung bangus pala eh, ano? Itutusok mo pa yung straw. Plastic straw, no? Oh, sa loob para makita kung lalaki o babae. Oh. And sisipsipin mo 'yan. Naginawa mo. Ginawa ko. Yun. Oh, at least malalaman mo kung lalaki o babae. Oh. Parang natuloy mo conscious kapag kumakain ka kayo ng inihaw, babae ba ito? Dito naman sa ating sibas, and nakita ko, ang lalaki pala talaga ng sibas. Parang ang sarap ng ulam. Pero kailangan muna natin paramihin. Yes. Kaya nga po sa ating mga kasumahan, patuloy niyo pong subaybayan ang aming mga episode kasi marami pa po kami ipapakita sa inyo dito sa Before Dagupan. Abangan niyo po ang aming mga susunod na episodes. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Uy, tayo na mga kababayan. Agree ako dyan.